Hello mga guys, ang i-demo ko naman ngayon is itong bagong modem ng Globe. Globe ba itong prepaid wifi? Ito ang model naman niya, B312-939. So, ang i-demo ko ngayon guys, yung comparison ng user access tsaka admin access account. So, sa umpisa guys, pag naka-user access lang kayo, ito lang yung makikita nyo sa web viewing ng modem nyo sa dashboard. So balik tayo sa gateway nya, itong 192.168.254.254. yan guys, wait lang natin siya mag-reload. Yan, so mapapansin nyo medyo bago na yung design ng web viewing nya. Mag-login lang tayo dito guys, yung gamit yung user account. Yan, bali yan, user, bali itong username at password ng user account, nandito naman siya nakalagay guys sa sticker ng modem natin, yan, pati IP. Then papakita ko sa inyo yung pinagkaibanan guys. Lagi muna tayo sa user account, login, then ito lang may kita nyo sa dashboard ng modem na to. Yan, home, Wi-Fi basic settings, pwede kayo magpalit ng password, tsaka SSID ng Wi-Fi, mga devices na nakakonek sa inyo, yan, desktop, then cellphone, then tools, SMS. Ito guys, yung SMS features, sa user account lang siya meron, sa admin access account wala siya. Pakita ko na lang sa inyo. Then next nyan, parental control, yan, then advance, Wi-Fi, bandwidth, yan, Wi-Fi security, yan guys, yan, tsaka yung other mga settings nya. Kayo na lang din mag-check ng isa-isa. Then ngayon papasok na tayo sa may admin access account. Logout muna tayo dito. Yan, then click ko yung login. Then ito yung gagamitin nating admin access account. So guys, saan ko nakuha tong admin access account ko? Ang ginawa ko si guys, so kailangan yung admin access ng modem nyo, para ma-avail nyo siya, need nyong ipa-generate sa mga nag-a-admin ng generate ng admin password ng modem na to. Ang supported kasi ng admin access password is yung B315S938, B310AS938, B312-939, tsaka B525-65A. Lahat yun mga Globe stock firmware. So yung mga hindi pa nare-replace na modem ng bagong firmware, pwede nyong ma-avail yung admin access account. I-PM nyo na lang yung mga legit seller account na like si Sir Jerome Laliag, tsaka si Sir Sander Mazda. Mas magandang mag-direct na lang kayo doon, mag-avail ng admin access account, para hindi nila kayo ma-scam, tsaka mas mabilis sila mag-response. Then, para guys, para makuha pa natin yung admin access account dito, ang isend lang natin sa kanila is yung itong landmark address ng modem natin. So, paano nyo makukuha yan guys? Balik tayo sa user account, then login natin. Ito yung mga hihingin nila. Tayo sa may advance, then system, sa device info, ang hinihingi nila is yung IMEI tsaka landmark address. Ito, landmark address tsaka IMEI. Yan dalawa ang sendin nyo sa kanila para ma-generate yung admin password ng modem ninyo. So guys, pag naka-avail kayo ng admin password ng modem, so kahit palitan nyo ng admin ng password, tsaka makailang reset kayo, babalik at babalik pa rin yung default password na yon. Magagamit nyo siya lifetime sa modem na to. So guys, ito yung inabil ko. Nag-avail ako kay Sir Jerome ng admin password. So ito na yung binigay niya sa akin na account, username tsaka password. So yan ang gagamitin natin na ilagay natin sa modem natin. Kakopy ko lang tong password.
Copy. Then, login tayo. Then, username, admin. Then, password natin. Paste ko lang yung password. Okay, mag-paste. Copy ulit natin. Copy. Then, ay mag-paste. Control V. Ayan guys, Control V. Login. So guys, papasok na tayo sa may admin access account. So ang pinagkaiba naman niya guys, dito, pansinin nyo na wala yung SMS features ng modem natin. So pag magre-register kayo sa mga promo ng Globe, dapat tayo user account lang kayo. Then ito, ang pinagbago niya guys, nagkaroon tayo ng ito guys. Pwede na tayong magpalit ng APN. So ito yung default ng Globe at Home prepaid Wi-Fi SIM. Default APN, pwede kayong magdagdag ng APN diyan like http://globe.com.ph. So ito yung kinagandahan ng admin access account. Makakapili tayo ng band selection ng modem natin. So guys, ang band selection kasi ng modem natin, ito yung available sa bagong modem na to. Itong band 41, band 40, band 3, band 28. So guys, kapag naka-user account lang tayo, ang default na connection ng modem natin is itong band 41 lang. Automatic siya yan kasi ang pinaka-frequency ng Globe dito sa may Philippines. So, para malaman natin kung anong pinakamalakas na band sa modem natin, ganito guys ang gagawin natin. Yan ang kinagandahan ng admin access account tsaka may frequency band selector. So guys, ang gagawin ko muna, ilalock ko muna itong modem ko sa band 41 para malaman natin kung gano'ng kabilis yung isa-isa na to. Kung ano yung pinakamabilis nyan, doon natin siya ilalock. Kasi minsan kasi yung user account dito ka lang nakakonect, so ito lang mismo ang frequency na magagamit mo. Hindi ka makakalipat-lipat sa iba. Kung mabagal to, wala na yan. Kaya pag may admin access account ka, kung yunyari, band 41 mo mabagal, lipat mo sa band 40 kung mas mabilis to. So guys, itong SIM ko kasi, may regular load ako na 5 pesos, ipapakain ko lang siya, gagawin ko siyang data. Bali, yung regular 5 pesos na yon is equals to 15 minutes no capping na data. Itetest ko lang pang speed test kung ano yung mabilis sa area ko na band. So guys, log out muna tayo dito. I-register ko lang ano yung data ko. Tayo sa user account. User login. Then SMS. Ito yung kanina sa tools, nawala siya sa admin account. Then patayin ko lang, turn off ko lang yung ano, SERP alert. SERP alert on, off. Off. So yun guys, pag nasend ko to, magkakaroon na ng data yung modem ko. Wait lang natin. Yan guys, your SERP alert has been deactivated. So, balik tayo doon. Log out. Balik tayo sa admin account. Admin. Then, control space. Control V. Then, mobile network. Then, punta tayo sa may mobile network searching. So guys, naka LTE only siya. Ilalock natin siya sa band 41. Then, click natin yung save. Confirm. Check natin kung ano yung pinamabilis na band sa area ko. Or sa area nyo, ganyan. Testing natin. Wait ka natin mga 5 seconds. Then, punta tayo sa speed test or fast.com. Para kayo kung anong gusto nyo. Check lang natin kung ano yung gano'ng kabilis yung band 41 sa area ko. Then, click ko lang tong go.
So ito guys, speed test ng Ban 41. Wait lang natin siya matapos. So guys, yan almost 12 Mbps yung speed ng Ban 41 sa area ko. So guys, para nag speed test pala kayo, try nyo na lang mag speed test sa 6 AM to 10 AM. Dun lumalabas yung full speed ng modem natin, kasi pag medyo mga ganitong tanghali tsaka hapon na, nagiging congested na yung network natin. Sabay-sabay na yung nagde-data, nakakonect sa tower. So ngayon, napag-ati-atihan natin yung speed ng modem. Ayun ang internet. So Ban 41, ito yung speed test niya guys. Then next natin yung other band. Ban 40. Save. Confirm. Yan. Then playtime 5 seconds. Then punta ulit tayo sa speed test. Then click ko lang tong go. Speed test ng Ban 40. So yun guys, 8 Mbps, mas mataas pa yung Ban 41 kesa sa Ban 40 ko. Then wait lang natin tong upload. So guys, ayaw ma-upload, proceed na tayo sa isa pang band, sa Ban 3. Then click natin yung save. Then confirm. Success. Then wait lang natin mga 5 seconds. Punta ulit tayo sa speed test. May lumabas na ba? Wala pa. Yun. Zero upload. Then speed test tayo guys ng Ban 3. Yan. Go. Oh. Ang taas ng ping, tsaka taas din ng download. Yan, 12 Mbps din. Halos same siya. Yung upload ko, ang taas. Yan, ang result ng speed test ng Ban 3. Then, the last Ban 6, Ban frequency, Ban 28. Save. Confirm. Then wait tayo ng mga 5 seconds. Then punta ulit tayo sa speed test. Pwede ito yung gawin guys kahit sa cellphone nyo lang. Then click natin yung go. Bye-bye ba siya ng server? Speed test of Ban 28, 700 MHz.
Yun guys, note ko lang, hindi lahat minsan kasi sa area eh, mabilis yung band 28. Yan, ito malakas siya sa upload. Yan guys, result ng band 28. So, ang ginagawa ko sa internet ko, mahilig kasi ako mag-download. So ngayon, gusto ko siyang ilock sa malakas na download speed na frequency band. So mamimili tayo. Ito yung kanina sa band 41 speed niya. Download speed. Then next, ito, band 40. Then band 3. Then band 28. So guys, mas malakas ang download ko sa ano to? Band 3. Pero mataas yung ping niya. So guys, kasi pag mataas yung ping nyo, medyo ito yung medyo laggy siya sa ano. Well, mga online games, kung gusto nyo ng maganda yung connection, yung medyo walang lag, pumili kayo ng band frequency na mas mababa yung ping. So yan, download, upload niya 15 Mbps. Yung kanina ko is ito, 141. So mas pipiliin ko muna to sa ngayon guys. Ito yung malakas sa area ko. Kahit ano sa dalawa na dyan, pipiliin ko na yan. So yun guys, yun lang ang pag-check ng frequency band selector sa inyo. Kasi guys, minsan pag naka-user account na kayo, isang band lang nakakonect eh. Pag yun nag sabay-sabay na kayo sa isang band na yun, hati-hati kasi speed. So, yun lang guys yung demo ko sa modem ko na B312S939. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.